Okay. Mr. Biansay. Mr. Biansay. Okay. Mr. Biansay. Okay. Wala ata si Mr. Biansay. Okay, kay Mr. Biansay. Okay, Mr. Jericho Cyrus. Mamaya ka na lang, Mr. Biansay. Babalikan na lang kita. So, lahat daw ng nagagawa dahil sa tubig ay ayaw mong paglalaba, pagluluto, inumin, pagtutoothbrush, paghuhugas ng kamay, pagdidilig ng halaman, at saka paglilinis ng sasakyan. Ano-ano pa yung mga gusto niyong sasabihin, Miss Jessie? Miss Jessie? Okay, maraming salamat. Tama lahat ng sagot mo. Gusto ko na kayong lahat ay makasagot at hindi ko pwedeng iiwan na walang hindi makasagot sa inyo. Kaya si Mr. Biansay, kanina hindi siya sumagot sa akin, babalikan ko siya mamaya. Mr. Luis. Tama po yung sagot mo, Mr. Luis. Mr. Jericho. Napaka well said yung sagot mo, Mr. Jericho. Nagustuhan ko yung sagot mo kasi kailangan natin talaga magtipid ng tubig para meron pa tayong gagamitin sa mga susunod pang mga araw. Okay, Miss Fatima. Miss Fatima. Iinumin. So, malaking tulong ang tubig para sa tao. Kasi pag hindi, ay okay, Miss Fatima. Diretso, ituloy mo, Miss Fatima. Walang baso ng tubig. So, kailangan talaga ng tao na uminom ng tubig para magkaroon siya ng lakas. Kasi yung tao, pag hindi siya uminom ng tubig, parang nanunuyo na yung dito yun, natutuyo na yung lalamunan niya kasi wala siyang iniinom na tubig. Kaya napaka-importante para sa tao ang uminom ng tubig. At saka, alam nyo ba na ang tao na hindi daw madalas umiinom ng tubig ay ito daw ay mabilis magkasakit. Kaya mas mahalaga para sa tao ay malakas silang uminom ng tubig para yung katawan nila mas malusog at malakas. Ganun dapat daw. Okay? Mr. Biansay? Mr. Biansay, nandiyan ka pa? Mr. Biansay, anong nakikita mo dyan? Anong nagagawa daw ng tubig? So, sa lahat ng mga sagot nyo, class, napaka very appreciated talaga yung mga sagot nyo kasi tama lahat ng mga sinagot nyo. Okay, next. Ano daw ang dapat natin gawin sa tubig? Ano daw yung malaking maitutulong daw natin sa tubig, Mr. Luis? Titipid? Okay, tama. Mr. Jericho? Ay, ganito na lang. Pakibasa yung nakita nyo sa picture. Yung nakasulat dyan sa picture. Okay. Dapat, okay, ako na magbabasa. Dapat ingatan na talagaan ang mga likas na yaman. Dito tayo kumukuha ng ating ikakabuhay sa araw-araw. So, dapat daw ingatan talaga natin yung mga likas na yaman para daw mas araw-araw pa daw tayo makakakuha ng pang araw-araw nating pangangailangan, no? So, napaka-importante talaga na alagaan natin yung mga bigay ng Diyos sa atin. Okay? So, sa yamang tubig daw, ano ba daw ang dapat natin gagawin? Pakibasa po, Mr. Jericho. Okay, yamang tubig, matalinong paggamit ng mga likas na yaman at pangangalaga sa kalikasan. Tama. Miss Fatima? Miss Fatima? Tama. Bawal na bawal tayo magtapon ng mga basura para hindi madumihan yung ating tubig. Kasi dito natin kinukuha yung mga isda at saka iba pa. Mr. Luis.
Namamatay yung mga isda. At saka pag pagtiktakapon daw tayo ng mga basura. Okay, Mr. Luis. Okay, Mr. Oatmeal. Oatmeal pala, oatmeal, sorry. Okay, Mr. Cyrus. Oo nga, no? Pag nagtapon tayo ng basura. Pag nagtapon tayo ng basura sa dagat or di kaya sa ilog, yung mga isda maaapektuhan at saka yung mga taong kakain nito ay hindi na nila magugustuhan yung mga isda kakainin nila kasi nga nakakain na yung isda ng mga basura. So, isa yan sa mga kailangan talaga natin iwasan na alam naman natin, kadalasan sa mga Pilipino, ganun talaga minsan, hindi na talaga maiwasan na maraming mga Pilipino ang nagtatapon ng basura sa ilog. So, dapat hindi tayo hindi dapat natin sila gagayahin, di ba? So, Miss Jessie, okay. Okay, sa dahil daw sa hindi natin pagtapon ng basura sa ilog, sa dagat, ay magkakaroon daw ng yung mga isda sa dagat ay mas lalong wala tayong sa tapong mga basura. Kaya yung isda natin ay malulusog at saka healthy yung isda natin. So pag kinain na ng mga tao yung isda ay masasarapan sila kasi nga healthy yung isda at saka matatalas. Mr. Oatmeal, oatmeal. Tamang-tama yan. Kasi alam niyo pag pag ganun ang nakikita ng Panginoon. Oo, nag-agali tayo. Dapat tamang tapon sa basurahan para si Lord ay mas lalo siyang masisiyahan at saka yung isda natin sa dagat ay lalo pa niyang dadagdagan, di ba? Kaya kailangan talaga na maging matalino tayong mga tao na maggamit ng yamang likas na bigay sa atin ng Panginoon. Yes, Mr. Jericho, last na to. Kaya kailangan natin mga tao na maging matalino tayo at saka maging disiplinado tayo sa paggamit at saka pag kumbaga yung mga natin, yung mga mangingisda natin, dapat hindi sila gagamit ng mga paputok o yung tinatawag nating dinamita. Kasi pag ginawa nila yung sa dagat, naapektuhan talaga yung mga isda, mamamatay yung mga isda. Ayan, mawawalan na tayo ng likas na yaman sa tubig. So, napakalungkot pakinggan, di ba? Or makita na yung mga likas na yaman na matatagpuan natin sa tubig ay mawawala dahil nga sa mga kagagawan ng tao. Yes, last na to, Mr. Luis. Kaya nga eh, dapat hindi natin yung gaya... Gagayahin nyo ba yun? Yung mga ginagawa nila? Tama, hindi dapat natin gagayahin yun kasi nagkakasira talaga yun sa ating kalikasan o yun sa ating next. So, sa yamang lupa naman, ano yung dapat natin gagawin para mas lalong masasaya ang Panginoon sa kanyang mga ginawa? Okay, Mr. Lewis? Tama, Mr. Lewis. Mr. Cyrus? Tama, isa sa mga sagot na nagustuhan ko, dapat daw magtanim para mas lalong gaganda ang earth. Okay, Miss Jessie? Kailangan natin magtanim para mas lalong gaganda pa yung ating daigdig or yung ating earth. Okay, Mr. Jericho. Yan. Napaka well said na sagot. At saka very appreciated na sagot. Alam mo ba, Mr. Jericho, na kapag ang lugar natin ay walang kapuno-puno, walang nakatanim ng mga puno, mas dali lang, mas mabilis lang tayong babahain. Tulad yung movie. Meron ako napanood ng movie eh. Kasi ano siya, nung merong naliligo ng mga tao, maraming naliligo tao, biglang bumaha. Sobrang lakas. Tapos lahat ng tao na naligo doon sa isang beach ay naanod silang lahat. Kasi kung makikita natin doon, walang kapuno-puno or hindi masyado maraming puno yung kanilang lugar. So kailangan talaga na maraming puno. Or di kaya, pag ang mas magandang gagawin talaga ng tao sa ating bansa, pagkatapos nilang putulin yung puno, magtatanim agad sila ng panibagong puno. So yun dapat yung the best na gagawin talaga ng mga tao. Okay, next na tayo. Antay na lang natin si Mr. Cyrus dito. Okay. Isa-isa. Ito na yung huling slides natin. Ito na ang pinakahuling slides. Okay, ano yung gusto niyang sasabihin sa kasabihan yan? Yes, Mr. Luis. Tama. Sobrang tama talaga. Sobrang tama talaga ng sagot mo, Mr. Luis. Kailangan daw natin na pangalagaan ang ating kalikasan. Okay, Mr. Miss Fatima. Miss Fatima. Don't be shy. Huwag kang maya, Miss Fatima. Huwag tayo magtapon ng basura. Saan po? Ay magtapon tayo ng basura sa tamang basura. Ay magtapon tayo ng basura sa tamang
Basurahan. Ganun daw dapat. Okay. Miss Jessie? Hmm. Tama. Isa daw yan sa mga dapat natin gagawin. Na huwag tayo magtapon ng basura sa ilog or sa kayak or di kaya sa dagat. Bawal tayo magtapon. Para mas lalo nating mapangalagaan ang ating kalikasan. Okay, Mr. Jericho? Pati sa... So, dapat daw itapon lang talaga natin doon sa tamang lalagyan or sa tamang basurahan. Yung mga basura na araw-araw natin nakikita, di ba? So, sa dapat sa tamang basurahan talaga lang natin ito itatapon. So, okay na ba lahat? Nakasagot na ba lahat? So, masaya ba kayo sa hapong ito na napag-aralan natin yung tungkol sa... Wow, thank you. Na nagagalak akong marinig mula sa inyo na nagustuhan ninyo yung ating talakayan o yung ating lesson ngayong araw. Wow. Thank you. Maraming salamat. So, kailan ba yung next class natin? So, bali, wala tayong pasok bukas. Wala tayong klase. Okay. So, sa ngayon, mag-end na tayo ng class natin. Gusto ko, kasi nga may bakasyon kayo bukas, sisimula na bukas yung bakasyon nyo, gusto ko na magkaroon kayo ng isang gawain, kumbaga individual po ito, magtatanim kayo ng isang halaman na nagsisimbolo na dapat nating pangalagaan yung kalikasan natin. So, kailangan magtanim tayo para maipakita natin sa Panginoon na nire-respeto natin at saka binibigyan natin ng halaga yung kanyang binibigay sa atin dito sa mundo. Kaya gusto ko na sa pagtatapos natin, magkaroon kayo ng isang assignment na galing sa akin na magtatanim kayo ng isang halaman at saka hindi nyo na need, no need na, hindi nyo na pwedeng ipunta dito sa akin para ipakita na gumagawa talaga kayo. Pwede nyo lang na i-send or ipakita sa pag nagkaklase na tayo, ipakita nyo lang yung tinanim nyo na meron kayong ginawa. Okay ba? Mr. Luis, ano po yun? Okay lang yan. At least tina-try mo na magtanim. Mr. Luis, ay Mr. Cyrus. Pa? Okay, okay. Okay. Miss Jessie. Pero ba, kung kayo maglalaro, gusto ko muna na magkagawa kayo or magtatanim muna kayo ng halaman, ha? Tapos ipakita nyo lang sa akin yung halaman pag magkaklase na tayo. Kumbaga dyan, di ba, nagkaklase kayo. Di ba nagkaklase tayo? Halimbawa, nagkaklase tayo. So, sabihin nyo lang sa akin, Sir Jobert, ito na po yung halaman ko. Ganun. Ito na po yung natanim kong halaman. Ganun lang yung gagawin nyo. Pakita nyo lang sa akin na nagtanim kayo. Ha? Hindi. Ang gagawin nyo, sa araw na yun, ipapakita nyo lang sa akin. Isang araw lang. Ipapakita nyo lang sa akin isang araw. Okay ba? Okay. So, teka lang. Tatawagin ko lang si Teacher Tess para mag-end na tayo ng klase. Wait lang.